Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga RSP team bahay. Dahil walang gaanong kaulapan sa magdamag, malamig na umaga ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon. Patuloy pa rin natin binabantayan ang sama ng panahon o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at matatakpan din ito sa timog silangan ng Mindanao. Mababa rin ang tsansa na maging isang bagyo ang LPA nito. Sa ngayon, ang trough o yung extension ng LPA nito ang magdadala ngayon ng kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Mindanao, Visayas, pati na rin dito sa Bicol Region at Mimaropa. Habang may paglakas ng Northeast Monsoon o Amian, siya namang nakaka-apekto ngayon dito sa buong Luzon. Makita natin ngayon dito sa ating weather satellite image ang pag-asa ang sama ng panahon o yung low pressure area na nasa loob ng Philippine Air Responsibility. As of 3 a.m. this morning, matatagpo nito sa layong 245 kilometers east-southeast o silangan, timog silangan ng Davao City. Ito na ang ikalimang LPA na nabuo ngayong buwan ng Enero. Ang trough o ang extension ng LPA nito ang siyang magdadala ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, hindi lang dito sa Mindanao, pati na rin dito sa Visayas, Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa Romblon at Masbate. Samantalang ang shear line naman kung saan nagsasalubong ang malamig na hangin galing sa Amihan at ang malinsangang hangin dala naman ng Easterlies ay magdadala rin ng mga pag-ulan dito sa Visayas at sa Mindanao. Dahil pa rin sa paglakas ng Amihan, malaking bahagi naman ng Northern Luzon ay patuloy makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, rest of Bicol Region, Aurora at Laguna. Kasama na rin dito sa Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Partly cloudy to cloudy skies with light rains naman dahil pa rin sa Amihan ang aasahan dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Western Luzon. Dito tayo sa Luzon dahil sa Amihan, umaga pa lang ay may mararanasan ng light to moderate rains sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Trough o extension naman ang nasa Mindanao ang magpapaulan dito sa Albay, Sorsogon, Romblon at Masbate. Samantalang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan. Kahapon ng 4:50 na madaling araw, araw ng Miyerkules, January 25, naitala ang 13 degrees Celsius sa temperatura sa Baguio City. Mataas pa rin ito sa naitalang 12 degrees Celsius nitong December 26 na siyang pinakamababang naitala nang magsimula ang Amihan. Asahan natin mas bababa pa ang mga temperatura sa mga susunod na araw. Mas mababa ang temperatura na ating mararamdaman kung walang mga kaulapan at pag-ulan na mararanasan. Maglalaro naman sa 21 to 31 degrees Celsius ang aasang temperatura ngayong araw dito sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 17 to 30 degrees Celsius sa Lawag, 18 to 25 degrees Celsius sa Tuguegarao, habang nasa 13 to 22 degrees Celsius naman ang aasahan natin ngayong araw sa Baguio City. Sa Visayas, dahil na rin sa trough o extension ng LPA sa Mindanao, magdadala ito ng kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Madaling araw pa lang, may moderate to at times heavy na rin sa Eastern at Central Visayas, lalo na sa Samar at Leyte Provinces, Cebu at Bohol. Bago pala magtanghali, asahan na rin ang mga pag-ulan sa Isla ng Panay at Negros Islands na maaaring magtagal hanggang gabi. Maglalaro naman sa 25 to 29 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Iloilo, 26 to 29 degrees Celsius sa Tacloban, habang nasa 26 to 28 degrees Celsius naman sa Cebu. Lumako naman tayo sa Mindanao dahil pa rin sa umiiral ng sama ng panahon o LPA dito sa Mindanao, madaling araw pa lang ay may moderate to at times heavy na rains na rin sa Caraga at Davao Region. May mga pag-ulan din ngayong umaga sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may moderate to heavy rains na rin aasahan sa Mindanao, Sultan Tudarat at Soksarjet. Maglalaro naman sa 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 30 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 24 to 29 degrees Celsius naman sa Davao. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga posible pa rin flash floods and landslides dahil saturated na nga ng tubig ulan ang mga kabundukan at kapatagan dahil sa ika-apat na linggo ng mga pag-ulang naranasan sa Northern at Southern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Naglabas na rin ng gale warning ang PAGASA dahil pa rin sa paglakas ng umiiral na Northeast Monsoon o Amian. Magiging maalon ang buong baybayin ng Luzon, ang buong Northern, Eastern at Western Southern Seaboards ng Luzon. May gale warning din ang buong seaboards sa paligid ng Visayas, pati na rin ang buong inland sea nito. Sa Mindanao, may gale warning din sa Northern at Eastern Seaboards ng Mindanao. Kaya iwasan muna maglayag ang mga may maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing karagatan
Dahil na rin sa malakas na mga pag-alang, inaasahan na maaaring umabot sa 5.5 meters ang taas. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan mula dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Maaliwalas at malamig na kalangitan ang sumalubong sa ating ngayong umaga dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Sa mga oras na ito, wala tayong natatanaw ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila. Sa hapon, mababa rin ang tsansa na may mabuong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw ng Huwebes. Sumikat ang araw dito sa Metro Manila kanilang 6:25 ng umaga at lulubog naman ito ng 5:51 p.m. ng hapon. Itong 6:25 a.m. na sunrise ngayong Linggo ang pinaka-late na sunrise na nararanasan natin dito sa Metro Manila. Sa mga susunod na araw ay unti-unti na rin itong magiging mas maaga, lalo na sa Pebrero, palatandaan na pagtatapos na ng panahon ng amihan. Ako po si Edmond Rosales para sa Info Weather. Lagi maging handa, may pagyuman o wala. Mula po sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.